Cheers, sports fans. This is Paytry TV. Kirito Henson po. Hi, this is Diane Castillo. Welcome to another episode. We hope you're going to enjoy our sports chat today with a very distinguished gentleman, one of our favorite people to talk to. Kirito, of course, sa PBA, ang ating Commissioner Willie Marshall. Hello, Commissioner. Hello. Magandang araw sa inyo. Parang, ewan ko, hindi ako nababola. Parang mukha kayong batang dalawa. Hindi ko alam kung sa kayo galing o sa kayo bumunta. So, parang... Bumabagay lang kami sa inyo. Rest of sports fresh. Kasi, sports. Stay in sports para look young, feel young, di ba? Com, may bagong palabas ang PBA. PBA on tour! Okay. Ano na ba ang konsepto nito at paano naisip ng PBA board na gumawa ng pre-season PBA on tour? Sa on tour kasi alam nyo, halos 5 to 6 months walang PBA. So, naisip ko, ba't hindi tayo mag-tour? Punta sa iba't ibang eskwelahan, punta tayo sa mga iba't ibang probinsya, dito sa Metro Manila, para makita din ng iba't ibang fans natin. Karamihan kasi libre ito eh. Maikot natin ang Pilipinas kung pwede o mga eskwelahan para makita din yung mga players at para makita din natin kung may sasaling mga bagong players na hindi pa drafted at yung mga free agent na makapaglaro. Mapakita nila yung kanilang mga talento. At ito nice. Po Commission... ang... Go ahead. Yeah. Diane, pakikita lang natin yung schedule natin. The first few games of the PBA on tour. Yeah, makikita natin, Com Willie, May 21, Sunday. Aba, Caloocan Sports Complex ang laro. Yung Caloocan will also be playing a game on May 27, Saturday. Ba't naman napili yung Caloocan, Com Willie? Kasi gusto nga namin eh. Gusto namin malipat. Sinasabi nila, hanggang hindi na kayo makapunta dito sa north of Metro Manila. O sige, buti pumayag si Mayor. Nagpapasalamat naman kami kay Mayor na pinayagan tayo na makikita kami sa Sunday sa Caloocan. Diane? Yeah, so sir, for the fans, that's really good news. So you're gonna have 12 teams. I wanted to ask, libre ba to for the fans? And what was the reaction of the PBA teams nung sinabi nyo that you were going to organize this PBA on tour while some of your players are gonna be committed to the national team? Yung sa mga governors na sinabi ko na magtutour tayo, siyempre natutuwa sila kasi sabi ko nga eh, pinagbigyan na ako ng mga owners nung pandemya na magdire-diretso. Tapos ito naman, titigil na naman halos 5 to 6 months. Baka pagalitan na ako ng mga owners natin. So, naisip namin na gumawa nga ng parang tournament. Hindi naman tournament. Maikot lang natin. So, 12 teams, maglalaban-laban na second round. Yun ang para makita naman nila, lalo yung mga, yun nga, tiga Caloocan. Meron nga tayo, mapapakita ni Mama yung iba't iba natin out of towns na mga bago rin yung iba. So, at sinasabi ko nga sa mga players, trabaho natin to. Trabaho natin na maglaro, trabaho natin mapakita, trabaho natin ma-advertise yung mga teams natin. So sinasabi ko, trabaho to. Walang bonuses to. Walang bonus, walang one game bonus, walang entry kasi exhibition lang. So yun, na yung ibang players, okay. Hindi ko kasi pa nakakausap halos lahat. So walang championship ito sa mga tuwid, Com? Wala. Pero meron tayong, di ba, exhibition, kinito. Pag-exhibition, pag-overtime, hindi na. Mm-hmm. Didiretso pa rin natin. Ah, okay. So may outcome every game. Ah, Com, meron ko bing ginawang graphics dito na para ipakita sa mga viewers natin yung mga out-of-town dates natin. Okay, June 3 sa Baliwag, June 10 sa Chaong, June 17 Batangas City, July 15 sa Dumaguete. Ito naman ang schedule natin. Pag June 3 sa Baliwag, NLEX versus Magnolia, June 10 sa Chaong, Meralco versus San Miguel Beer, June 17 Batangas City, Ginebra versus Northport, July 15 Dumaguete,
Magnolia versus Rain or Shine. At nabanggit nyo kanina, Commissioner, that meron tayong mga eskwalahan who will also host. UST Gym will host on July 5. Aba, doubleheader. Comwili, no? NLEX versus Northport, Meralco versus Barangay Ginebra. Paano naman napasok yung UST dito sa eksena natin? Hindi. Kaya sabi ko sa Technical Committee kay Deputy Commissioner Ed Castro, na pumunta naman tayo sa mga eskwelahan. Tingnan nyo, nung una, apat na eskwelahan yan eh, na maglalaro tayo, biglang, ay, wala na silang estudyante, sino manonood, so nawala, naging isa na lang. Dapat din dalawa, meron silang, may event sila sa mga araw na yon, so inaatras nila, hindi naman pwede na tayo. So, ganun naman yan. Pero dapat mga 3 to 4 schools yan na paglalaman sana natin. Okay. Dayan, yung mga out-of-town games natin, very exciting yan. Yeah, sorry, nawala ako. But, Com, can you tell us, yung mga out-of-town games, is it still going to be free to the public? What would you advise yung mga fans who will be wanting to watch? Where can they avail of tickets? And those sort of things. Alam ko, karamihan libre. Pero meron dalawa diyang libre, merong hindi libre. Ano na lang mga tickets sila doon mismo sa Coliseum. Parang may nakausap ako ng isang promoter. Sabi ko, "Kom, ito ating presyo ng ticket." Sabi ko, "Parang mataas ah." Nagkamali ako. Nung pagkalabas daw nila, in walang isang araw, naubos agad yung patron. So, oh, wow. Kasabik. At ano to, wala dito yung mga superstars. Kasi nasa Gilas, yung iba nasa abroad pa. Pero susubukan ng mga teams gamitin yung mga nakikita nilang pwede sa teams nila. Pero meron pa rin. Meron pa rin maglalaro ng mga superstars. Hmm? Yeah. Kung sa mga yung mga collegiate players na pwedeng sumali sa draft, ganun, yung mga ibang free agents, yung ibang mga galing sa abroad na gustong mag-try out, pwede sila open house ba to para sa kanila? Tama. Open to. Ba? Sa lahat. Basta mailan sila special permit sa GAB at magpaalam sa kanila sa mga eskwelahan. At kung anong kukuhanin ng teams. Pero pag naglaro ka na sa team na yon, hindi ka pwede lumipat. Hanggang matapos ang tour, yun ang lineup. Okay. Yeah. Okay. Also, SOCOM, there's, aside from the schedule, there are also like a few different things sa PBA on tour. And I think one interesting thing, Kinito, is the coaches challenge, right? So, I think we have the rules about the coaches challenge, kung paano ba ito pwedeng gawin. And how did you come up with this, Commissioner? At ano yung goal na tong coaches challenge? Is this something that you're actually going to implement in the regular season, or it's just like a test thing that you're doing in the on-tour? Yun nga, nag-meeting kami with the TBA panel, at this is na kinito, pati mga coaches, kung magiging okay naman to, successful, okay, kasi ito, dalawang challenge per half. One per half, so dalawang challenge. Ah, okay. So two lang two, per game. Two per team. Pero titingnan natin kung okay yung dalawa o isa na lang. Kasi ayaw din ng mga fans natin na humahaba yung game. So pinag-aaralan din natin yan. So, yan mga yan, cha-challenge ang coach. Pag hindi successful yung challenge, parang sa ibang liga, wala ka ng time. Pero pag successful... Wala nang ano? Wala nang... Time out. Mababawasan ka ng time. Ah, wala nang time out. Uy. Wow, that's gonna create some interesting reactions, no? Depending on how the calls go. Tsaka, Kom, yung coaching challenge, dapat may tawag para ma-challenge. Gusto ko sabihin, kung may no call at sasabihin ng coach, oh, dapat tumawag ka, pati hindi ka pumito. Hindi pwede yun. Tama ba? Tama. At alam mo, Diana, kung sinong unang-unang numero uno
nagre-request sa akin ng coaches challenge. Si Kinito. Si Kinito. Ah, si Kinito. Dahil marami siyang nakikitang call na ano. Laging coaches challenge ko, coaches challenge. Pati yung mga coaches naman. In fairness naman kay Kinito. Pati yung mga coaches. So all the coaches were agreeable na may coaches challenge. As of now, so tingnan namin kung magiging maganda, maganda flow, okay, successful. Kaya sinasabi ko sa TV, sa television, kailangan namin yung mga cameras nyo. Kailangan, huwag nyo kami tipitin sa cameras kasi talagang kailangan makita iba't ibang angulo. Yeah. Ay, wait, question I wanted to ask Commissioner, talking about cameras, itong PBA On Tour will also be broadcast for those who, for those na hindi makakapunta ng live, it's still also going to be aired, the game. Yes, live. Live Wednesday, Friday, Saturday pag may out of town, and Sunday. Live tayo. Sa, ayon. Once for us. Para masabi ko na rin sa mami ko, magtatanong eh. Kung yung coaching challenge, paano ba ang proseso? Sino magde-decide kung successful o hindi? At pangalawa, paliniwanag ba sa mga fans sa loob ng Coliseum kung ano yung na-challenge at kung ano yung pasya ng committee o ng mga referees? As of now, hindi pa natin na-announce kasi pinag-aaralan pa natin. Pero ang magde-decision kung tama o mali, successful o hindi, referees, pati yung table. Pero yung mga sa operations natin. Pero talagang nakatutok sa referees. Talagang a-assist lang. A-assist lang yung technical group natin. Magano din ang referee. Referee din ang final say. Okay. Ngayon naman, kung pag-usapan natin yung programa natin na Batang PBA, 17th edition na ito. Nag-umpisa yan, 2004. Balita, ang daming gustong sumali. At unang-una, 12 teams, 14 teams. Bigla naging 20 teams for under 12 and under 14. Kom, bakit naging sobrang successful itong pagbabalik ng Batang PBA? Siguro ano, na nasabik yung mga bata, yung mga nanay, nakita nila. Yun nga, nakwento ko si Kinito. Meron kaming registration ng Monday, 8 o'clock ng umaga. Sunday afternoon, may nakapila na. So sabi naman, ano to? So nakapila sila. Tapos dumami ng dumami. Pumila na. Umikot na sa opisina natin. Doon sila natulog para makakuha. Dapat tama ka kinito, 12 teams. Sa dami nag-apply sa atin, na ano naman ako na gawin na natin 20. So nagawa natin 20, kaya nung opening, na nagsalita ako, humingi ako ng paumanin at nagpasorry ako doon sa mga pumila, natulog mismo sa tabi ng opisina natin. Ang balita, a million hits, yung mga gustong sumali. Nung nag-post kami na magsisimula na, yun na. Ang dami ng nagaya na gusto. Kung alam lang namin na ganyang kadami, at ano, sana na iba namin. Kaya nga sa susunod, titingnan namin. Kaya meron tayo ngayon, Kinito, na 11 under naman. Ah, okay. Diane, maganda itong idea under 11. Ha? Oh yeah, super. It just really shows how much, of course, Filipinos love basketball and how they see a future and a career in basketball for their kids. Lalo na, na-champion na tayo sa Southeast Asian Games ulit. Yun! So, you must be so proud. What are your thoughts? The way we won, what we had to go through, Commissioner, you must be so proud. Mas gusto ko yung segue mo. Na kamalitas diretso tayo. Okay. Pero hindi. Honest. Nung Indonesia pa lang, sabi ko, mukhang talo tayo. Kasi ko si Al Francis Chua, hindi, tingnan mo, magdasal ka lang. Totoo yun. Pagdating ng last 5 minutes, lamang pa rin sila eh. Nagdadasal na ako, na sana manalo. Oo nga. Nanalo. Sabi ni Al Francis sa akin, kita mo,
Pero itong finance, itong finance, second na pala, talaga nagdadaanis. Yes. Nagdadasal ako na. Sana manalo, sana manalo. Kasi alam ko mahirap. Medyo tuwa na ako doon sa ano, na finals tayo eh. Medyo talaga? Na-beat Indonesia. Oo. Pero yung finals, sabi ko, mahirapan. Panay ano to eh, panay naturalize. Yung mga players. Buti na lang, lilima, napagod lahat. Sinakbuan. Galing ng coaching staff natin. Ang galing ni Chot. Magaling talaga. Pero question lang, Com. Sa susunod na mga SEA Games, tuloy pa ba ang suporta ng PBA? Tinanong namin. Kasi nag-uusap na kami ni Chot. Sabi ko, depende na support at sa SBP, huwag na natin puntahan ng SEA Games. Kasi wala namang qualifying eh. Hindi naman qualifying sa World Cup, hindi din qualifying sa Olympics. Hindi katulad ng Shaba. Shaba, yun. Qualifying to the World Cup. Yun, puntahan natin. Sabi ko, para maganda din, training ground ng mga players natin, yung mga bata, ma-experience. Pero depende pa rin. Ipropose ko sa board, titignan din natin ng SBP. Pero pag sinabi ng SBP, kailangan namin kayo, pupunta kami. So, supporta pa ng SBP. Question sa Asian Games. Yung PBA, papasok ba sa Asian Games? Kasali. Kasali tayo. Kaya, alam ko, September to October yun eh. Kaya mag-move yung opening natin sa later part ng October para mabigyan ng puwang yung Asian Games. Yung bad team natin sa World Cup, yun din ang maglalaro sa Asian Games? Action si Coach Chot? Yun lang hindi ko alam kasi nagsalita na si Coach Chot na last na yata niya or last na SEA Games niya yun. So hindi ko alam kung anong pananaw niya. Nandito nga siya ng board meeting. Nagpasalamat sa board, pasalamat sa PBA, sa mga tulong na binibigay natin. Sabi ko nga, by June mag-uusap kami kung anong talaga plano niya. Kaya doon tayo malalaman natin kung kasali pa ba tayo, anong mga schedules natin, ilang conference pa rin tayo, yung mga ganun bagay. Okay. Diane? Yeah, well, it's nice that the PBA, of course, is full support. The very busy basketball schedule this year, Kumesh. So, bale, yung next season will be in October na after the Asian Games. Tama. Tama diyan. Two conferences yun. At gusto nyo sumali ng Bay Area. Okay. So that's what I was gonna ask. If you're gonna have... So they have... They're more or less confirmed? May intention na nag-meeting na kami ni Mr. Matt Bayer. Tingnan namin may mga konting ginagawa lang, may konting proseso lang. Pero siguro mga 80 to 90% maglalaro sila. Ba, magandang balita yan. Bago yan, Com, yung draft natin will be before the Asian Games. Tama, before the Asian Games. Sinitingnan natin September 17. Baka magpa-draft tayo, drafting. So para maano din naman yung mga players, masubukan din ng mga teams natin kung uubra ba sa team nila o hindi. Kung nabanggit mo yung Bay Area Dragons, alam ko yung EASL mag-uumpisa October 11, home and away. Sino-sino ba ang mga PBA teams na maglalaro sa EASL this coming October? Sa meeting namin ni Mr. Matt, yung dalawang nag-final, yung finalist nitong huling conference natin. So, Token Text and Ginebra. Yun na maglalaro sa East Asia at two imports ang kukunin ng dalawang teams. At home and away yan. Home, no? Home and away. But the new conference would have started already. So, Pane, you're gonna adjust the schedule so that TNT and Ginebra can participate in the EASL? Parang yung ginawa natin itong huli, ina-adjust natin. Binibigyan kasi 1 week hindi sila maglalaro. Kasi aalis sila ng Tuesday,
laro ng Wednesday, balik ng Thursday, so magpa-practice sila ng Friday. So halos isang buong linggo, baka Sunday sila maglaro or next Wednesday. Adjust tayo sa schedules ng EESL. Welcome. Maraming maraming salamat ulit sa pagdadayon nyo dito sa Play Try TV. Always good to hear from you. At yung mga bagong balita tungkol sa PBA at ang daming mga sabik na sabik na malaman ko ano yung mga susunod na mga events ng PBA at itong PBA on Tour will be very, very successful for sure. At yung mga ginagawa ng PBA para sa bayan, para sa SBP, para sa national team natin. Big congratulations and applause to the PBA. Maraming salamat, Kong Willie, and maybe a final few words from you to all the PBA fans. Yun nga. Yun po. Nagpapasalamat ako sa mga fans at sa inyo sa mga media. Laking tulong niyo sa PBA. Totoo po yun. At ano, Kinich, salimutan ko, baka makalaro tayo sa abroad. Sana, sana. Makalaro tayo sa may mga laro sa abroad under negotiation na kami. So, hindi pa natin kung ano. At yun nga, muli, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa mga fans, sa mga lahat sumusuporta. Maraming maraming salamat po. One last thing lang, Commissioner. Nabanggit nyo yung Under 11 program natin. Ano nga ba yung Under 11 program natin? Kailan magsisimula at may tournament ba yan? Ang Under 11 natin ay magsisimula na, kung naman kakamali, June 7 o June 2. Under 11 yan. Ano muna yan? Clinics. Ang clinics natin sa CFC dito sa Mayan, no? Sa May Ortigas. Four clinics yun. Four clinics tapos may tournament. Ang tournament niyan sa Inaris na tayo. So makikita ng mga bata kung paano turuan sila, tapos kung anong nakikita nila sa PBA. PBA referees, PBA barker, PBA style, mararanasan, PBA na bola, mararanasan ng mga bata. Yun ang gusto natin maparanas sa mga bata. Well, that's wonderful news, especially sa mga kabataan natin. Okay, maraming maraming salamat, Kong Willie. More power to the PBA, more power to you, more power to the PBA Board of Governors. Salamat, Kong Willie. Go. Okay. Well, it was another very insightful conversation with Commissioner Willie. Congratulations to him and to all the PBA is doing. You know, it really takes everybody's support to be successful in this sport that the Filipinos love. So mabuhay ang PBA, Commissioner Willie. We love you. More power. Yes, we love the PBA. We love Kong Willie. Everybody who's involved in the PBA, maraming maraming salamat because of what you do for our country. And with that, we hope you enjoy this show. Very revealing po. Ang dami po natin natutunan in this episode. Don't forget to like, share, subscribe. Play It Right TV all the time. Kinito Henson po saying goodbye. Diane Castillo, until next time, thank you very much. Please visit playitright.com for nice products. God bless. We'll be right back.